remember we met. I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Hello guys, good afternoon. Today is February 26, 2020 and welcome to my channel, it's Alan TV. And today's video, ay punta naman tayo sa ating palabas ngayon sa Love Thy Woman. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating Love Thy Woman for today is Bagong Buhay. Kinausap ni Adam si Najia at Kai dahil gusto niya na magstay lang sila, hindi sila aalis at hindi iiwan si Adam dito. Gusto niya na doon lang magtatrabaho si Gia sa kanila dahil anak daw siya nito. Tapos na daw ang lahat at kakalimutan na nila at close book nila daw yung problema nila kay David. At yun nga, dahil makulit itong si Adam ay napapayag niya itong si Gia dito. So ayun na, at instead na magligpit sila ay binalik nila yung kanilang mga gamit doon sa kanila kung saan nakalagay ito. So hindi natuloy yung kanilang pagbabiyahe patungo sa Singapore. Tapos itong si ano naman, si Harvey ay gusto niya na kausapin ni Kai si Adam na about sa kanyang promotion. Kaya lang itong si Kai ay nahiya daw siyang maghingi ng ganyan kasi baka sa isip ni Adam ay inabuso na siya nito. So parang nagtampo dito si Harry. Tapos ayun na, sa office naman ay nandoon na si Gia dito at biglang dumating itong si Lucy at binigyan siya ng regalo. At pagbukas niya, ay nakita niya yung lapida na may pangalan ni Gia at yung posisyon niya. And then, dumating yung kanyang mga friend at sinabihan siya, okay ka lang ba? So, okay lang daw siya. So, welcome Gia, sabi na lang niya sa kanyang sarili. And then, yun nga, nabalitaan ni Lucy na pinabalik daw ni Adam si Najia, kaya kinumpronta ito ni Lucy si Adam, kinumpronta niya. Pero sabi niya ay tumutulong daw siya sa ibang tao, how much more pa kaya sa kanyang anak. So yung kanyang anak ay gusto niya walang mawawala sa kanyang anak. Kung ano ang na-achieve niya ay dapat yun din ang ma-achieve ng kanyang anak. So ayun. And then, narinig ni Lucy na may kausap si David sa telephone, and then parang kinulit nga niya sina yung mga friend ni Gia na kung ano na balita kay Gia, tapos gusto niyang makausap ito. Narinig iyon ni Lucy kaya nagalit siya at pinagalitan niya itong si David. Tapos pinagalitan niya, tapos sabi niya ay dahil daw kay Dana, kaya niya ito pinakikitunguhan ng mabuti. And then, narinig iyon ni Gia, tapos nakita ni Lucy dito na nandoon si Gia at nakikinig lang. Malapit na niyang masampal dito si Gia, pero pinigilan daw niya dahil ayaw na daw niya na madungisan pa yung kanyang kamay. Tapos, pumunta si Adam doon sa office ni Gia para kumustahin siya at gusto niya makita siya sa bagong office niya. And then humingi siya ng tawa dito dahil hindi daw siya naniwala dito kay Gia. Tapos sabi ni Gia sa isip niya ay hindi siya dapat humingi ng tawa, dapat dahil siya ang may kasalanan, kaya dapat hindi daw hihingi ng tawad si Gia. Kaya nakonsensya si Gia dito. Kaya ang desisyon niya ay uaalis na talaga siya. At nagligpit na naman siya dahil pupunta na sila sa Singapore para magtrabaho. Tapos yung nanay sana niya ay gusto niyang dyan lang siguro. Dyan lang, kaya lang, doon, dito lang, kaya lang gustong sumama ng kanyang ina. Kaya pupunta na lang talaga sila at aalis na lang talaga sila dito. Tapos ito namang si Dana ay, di ba, nagising na siya. So, nandoon siya sa ospital and then binigyan siya ng mga flowers, mga balloons doon sa mga kakilala nila at sa mga family nila. Tapos, ayun nga, at
Tinuruan siya ng kanyang ina paano mag-pronounce, kung ano yung nasa litrato. Tinuruan siya dahil parang nakalimutan na niya magsalita at utal-utal na siya kung magsalita siya. Tapos, ayun nga, at nung dinala siya doon sa para palabas ay nakita niya yung buntis at parang na-remember niya, na flashback sa kanyang pangyayari noong sinabi niya kay David na buntis siya. And then, na-remember niya na buntis siya at saan daw yung baby niya. So, ayun, parang hysterical na naman siya dahil ang baby niya ay na-remember niya. So, ayun nga, at parang bad mood na naman itong si Dina dito dahil sa kanyang baby, dahil wala daw ito. At sabi nga ni Lucy ay tuturuan daw siya, magkukuha na daw sila ng PT, and then yung magtuturo sa kanya para masanay siya, tapos para marunong siyang lumakad dahil hindi siya marunong lumakad dahil nga for how many years siguro siya na lagi lang nakahiga. So syempre yung ating paa ay hindi na yan, wala na yung lakas para lumakad. Tapos para magsalita din, parang utal-utal na din siyang magsalita dito. So yung kinakapitan niya talaga is itong si David lang talaga. At yun nga, dinala na siya sa kanilang bahay at yun, si David lang talaga yung kanyang nandiyan sa kanya. Kaya halos 24 hours na nagbabantay si David doon sa kanya dahil gusto niya na si David lang talaga. Kahit nagwo-workout na siya, tapos nagsasanay na siyang lumakad sa swimming, naglalakad siya sa pool, tapos nagji-gym siya, tapos nagsasanay din siya kung paano basahin or basta something na maka-mention siya or magsalita siya dahil hindi siya masyadong marunong magsalita until natuto na siya. Kaya lang parang hindi pa siya masaya dahil nga yung kanyang anak ay na-remember niya yung gusto niya talaga is yung anak niya na nandiyan na maibalik daw, pero wala ng anak niya. So ayun na, parang hysterical siya lagi. Tapos kung sa Bisaya pa nag-wild siya at yun nga, sumigaw na siya dahil makulit yung PT, yung physical therapist dito. Tapos ayun nga, at punta naman tayo kina Adam dito, and then nag-iwan na ng resignation letter itong si Gia, guys. And then nalaman na ni Adam na nag-iwan siya ng resignation letter, kaya pinuntahan niya ito doon sa bahay nila. Kaya lang huli na ang lahat at wala na doon sina Kai at si Gia. Tapos yung nakita na lang niya ay yung kanyang kapatid ni Kai dito, at nagligpit ng naiwang gamit. Wala na dito. So sabi na lang niya ay hindi nila ako pinagbigyan sa kanyang gusto. At yun lang, guys, ang ating last episode for today. At sana ay bukas abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all, guys. Thank you.